mapagpalang araw po sa inyong lahat. At nawa tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan, pinagpapala ng Panginoon, malayo sa ano pong mangkaramdaman, at patuloy po na nakakatanggap ng ating mga sweldo. Right, so ngayon, again, I'm your Ipon Sensei. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isipan, no? Isipan. Para sa ito, isang breadwinner na kung saan nagtataka bakit sa kabila na nagsumikap, sa kabila na sweldo, kinakapos, ba? At kapag nangailangan bigla ng pera ay utang ang tatakbuhan, para po sa iyo to. Umpisa natin. Malaki ang ginagampanan ng tinatawag na mindset. Mindset, kaisipan. Dahil ito yung nag-ujok sa'yo paano ka kumilos sa paghahawak ng pera mo. So ngayon, nagtataka ka, bakit ikaw ay rat recycle, pabalik-balik na lang, baka mali ang iyong kaisipan. So paano malaman yon? Pag-usapan natin yan. Okay, so ang kaisipan mo ba ay ang pag-iipon ay para lang sa mga may malaking sweldo? Ang kaisipan mo ba ay ang pagtatalaga ng pera ay para lang sa mayayaman? Ang kaisipan mo ba patungkol sa kaperahan ay ang pag-i-invest sa mutual fund ay para lang sa mayayaman? Kung yan po ang iyong kaisipan, you have a wrong money mindset. Kasi lahat naman po tayo mayroong 20 pesos. Opo, pwede ka mag-invest sa mutual fund, stock market, sa halagang 20 pesos. Ikaw ba, pagdating sa investment ng healthcare, life insurance, diba? Ang isip mo ay gastos lang yan. Mali po kayo. Diba? Kasi ang etse mo, isa yung investment na kaya ka nag-i-invest yan para pag nagkasakit ka, may sasalo sa'yo. Yung life insurance, isang investment sa mga mahal sa buhay na pag nawala ka, siya yung sasalo. Eh may mga investment din na life insurance na kung saan nasa stock market na nag-generate ng pera para pagdating mo ng 60s, retire ka, yun ang pwede mo maging pera. O, diba? So, ngayon, pangatlo, ang financial literacy o ang pag-aaral patungkol sa pag-iipon, pag-i-invest ay para lang sa mayaman, mali po kayo. Kasi lahat ay may karapatang maging wealthy. Kaya ngayon, ang tatanong ko sa'yo, kumusta naman ang iyong money mindset? Tama ba ang iyong kaisipan patungkol sa financial? Kasi kung mali, mag-usap tayo, mag-aral, pag-ukulan ng pansin. Hey, salam sunay ha, ipon mo.